Oh, Bugs! Alam mo, sasayaw ng TikTok, no? Hi, everyone! It's your girl, Shane, ang Cake Boss Babe ng Cavite. So, for today's video, inuna ko munang gawin yung mga minimalist cake na pa-order namin. Yan, binabalutan ko muna siya ng yellow buttercream. Kunting chika lang na nangyari nung araw na yan. May baker na nagpunta sa shop. Nagtanong siya kung pwede raw bumili ng topper. And then, nakiusap siya na kung pwedeng designan daw namin yung cake niya kahit mga konting flowers kasi nga wala raw siyang mga gamit na piping tip. Nag-iisip pa ako kasi parang ayaw kong pumayag. Eh ito namang bidabidang nanay ko. Inunahan ako sa pagdedesisyon. Sabi ng nanay ko, dalhin niya na raw yung cake dito. So medyo nagalit ako sa nanay ko. Sabi ko, ano ba yan ma'am? Hindi naman pwede yan dahil kung anong nagsisimula ako, wala akong gamit or hindi ako marunong, hindi naman pwedeng pupunta ako sa marunong na baker at doon ako magpapadesign. So after 15 minutes, dumating na nga ito si baker. May dala siyang icing niya, tsaka yung cake niya. Sabi niya, simpleng design lang daw, kagaya lang daw nung Mango Bravo sa contest. So pinagawa ko muna dun sa assistant kong si Bosho kasi syempre ang dami ko rin ginagawa nung araw na to. Habang ginagawa yung cake niya, tinanong niya na kung magkano. Then sinabi namin. Tapos nakikiusap siya na baka kung pwede raw nabawasan namin kasi kulang na raw yung dala niyang pera. Kasi nga, pang regalo lang daw niya yun dun sa asawa ng pastor nila and then magla-love offering pa siya. Maya-maya, may narinig akong batang umiiyak. Anak niya pala. So sabi niya, baby, tapos na si mama, malapit na to. Sorry, sorry. Ganyan. So ako naman, naawa ako. Hinabol ko si ate nung tapos na. Sabi ko, ma'am, huwag niyo na lang pong bayaran yung pagpapagawa. Bayaran niyo na lang po yung topper. Then nagtanong siya, bakit po? Sabi ko, para na lang po kay baby. Ayun, mangyayak-ngyayak si ate, sobrang tuwa niya. Sabi niya, God bless po, God bless sa inyo, ganyan. Naawa ako kasi nga, naalala ko nung bago pa lang din ako, breastfeeding mom kasi ako. Yung baby ko, lagi kong kasama kahit saan. Kahit may catering kami, may mga bridal fair, kasama ko yung anak ko kahit saan. Parang kahit umiiyak siya, pupuntahan ko. Syempre, hindi ko matiis. Kaya siguro yun, lumambot yung puso ko na hindi ko na lang siya kapinabayaran. Kahit syempre, diba, bilang tayo as a baker, hindi naman pwede na gagawin na lang natin yung cake nila, ganyan. Kasi di ba ang binabayaran sa atin yung mga gawa natin, kung paano yung ganda nung magiging outcome nung cake natin, ganyan. So ayun, after nun, sobrang gaan sa feeling kasi parang may natulungan ka na nangangailangan. Kasi parang talagang anong-ano na siya, stress na siya, na parang malapit na yata yung birthday, then magsisimba na sila, hindi pa siya tapos dun sa cake, then may baby pa siya. Kaya diba, parang, ayun, natulungan mo yung tao, parang sobrang nakakagaan din ang loob. So, back to the video, ito yung mga minimalist na order sa amin, yan. Oh, diba? Cute. Yellow. After kong matapos yung mga minimalist, niready naman namin yung mga leche flan na dadalin dun sa kabilang branch namin, tsaka syempre mga reseller na kumukuha sa amin. Shout out po sa inyo, thank you po sa laging pagtangkilik ng mga leche flan and yema cake namin. Hindi po yan, halos sila yung umuubos ng mga leche flan and yema cakes namin. Hindi lang po yan yung mga nire-resell nila, pati po yung brigadero cakes namin, chocolate mousse, truffles, and yung newest item namin, yung Sylvanas. Thank you po talaga. And then eto, gagawin ko na yung rectangle cake namin. Chocolate moist cake siya, no? Ang laki niyan. Size 10 by 14 yata or 10 by 16, ganyan. Basta ang laki niya. So, eto naman. Sobrang sarap na sarap sila dun sa cake namin. Nung nag-inquire sila, tinikman nila yung sponge cake namin, yung chocolate moist cake namin, and then yung pang-customized cake namin na talagang decadent chocolate cake na original recipe ng Shane Sweets. Bali, unang ini-inquire nila yung mga round cakes namin. And then, Pokemon daw yung team nila. And then, nakita nila yung display cake namin na mga rectangle. So, doon na sila nag-start magtanong ng prices ng rectangle. So, pinakitaan ko sila ng mga rectangle namin na may edible print. And then, yun na yung nagustuhan nila. So, ako na raw bahalang mag-edit ng picture ng bata. Basta, ang team niya is Pokemon. So, kung maririnig nyo sa mga vlog ko, no, lagi kong nababanggit si Bosho. Siya nga pala yung assistant ko dito sa shop. Bali, nung una, tinraining ko siya na mag-bake. Kaya, siya na yung assistant baker dito sa shop namin. Hanggat sa unti-unti, natutunan niya na rin na magbalot ng mga cakes, magpalaman. So, pag wala ako, siya talaga yung naaasahan ko na nakakapag-bake na siya, nagpapalaman na siya ng mga cakes namin. Siya na rin yung nagbabalot ng mga minimalist na cakes namin, yung mga daily cakes na paninda namin sa shop.
Kasi syempre, pag ako lahat yung gagawa nun, hindi ko na rin naman kaya. Meron din akong anak, meron din akong events place, may catering kami, ganyan. So, napakalaking tulong talaga na meron kang assistant, assistant baker, ganyan. So, ayan, siya na yung nag-mixture niyan. Ako na lang yung nagsisiguro na sinisift namin yung mga mixture. Siyempre, tinutulungan ko siya pag alam ko na loaded na siya. Ang sabi ko nga sa kanya, isasama ko siya sa vlog. Eh, ayaw niya naman, nahihiya raw siya. Nga siyang niloloko, sabi ko, siguro mag-1 million views tayo pag nag-sayaw-sayaw ka ng naka-boxer, tapos alagyan ko ng saging yung boxer mo, sumayaw-sayaw ka ng jumbo hotdog. Visit na visit siya sa akin, ayaw daw niya. Kahit magkano pa raw ibigay ko sa kanya, hindi raw niya gagawin. Kasi si Bosho, parang ang friend ko na rin yan, so sobrang tagal niya na dito, 2 years na siya sa akin. Pag nandito kami sa shop, yan, chikahan lang kami. Biruan, kwentuhan ng mga buhay-buhay, ganyan. Nung unang pasok niya sa akin, sobrang payat niyan. Kala mo talaga lalaki, walang suso. Ngayon, ang taba-taba niya na, laki-laki na ng tiyan niya, para na siyang ano, dad bod na. Yung boobs niya, mas malaki pa sa akin. Ano ba naman kasi, lagi niyang kinakain yung mga tapyas ng cake namin, yung mga pinagtabasan, ganyan. So sa akin naman, hinahayaan ko lang kasi, syempre, para magsawa siya, ganyan. So ngayon nga, sawang-sawa na siya sa cake. Sobrang taba niya naman na ngayon. Ako na rin pala yung gumagawa ng mga stickers namin kasi meron na akong machine. Print ko lang, then cut, ganyan. Papa-edit ko lang yung mga picture. So ito pala yung pag-stock ko ng mga Silvanas namin sa tin can. 150 pesos lang po yan. Pagkakasyahin ko lang sila, then tatakpan, lalagyan ko ng sticker namin, keep refrigerated, and then lalagyan lang po siya ng pink na ribbon. So that's it. Yan yung mga gawa namin for today. Yung mga minimalist namin. Kala mo, video, picture pala. Palike, follow, and subscribe po ng mga page namin, TikTok, YouTube, and Instagram. Bye!